So, ngayon guys, mag-ano na tayo ng tinapay na to. Ako, ready na yung ating mayonnaise, tuna, and yung ating nilagay na bell pepper. Ito na yung breadcrumbs natin, at ito na rin yung itlog natin. Nagpainit na rin ako ng kawali, guys. So, i-ano muna natin to yung ating tinapay, guys. Gagawa tayo ng tuna pie. So, ito na ang ating mga ingredients, guys. Papakita ko sa inyo. Ayan, meron tayong onion, pepper, mayonnaise, syempre ang tuna, at itlog, at syempre yung ating breadcrumbs, at ang ating cheese, at meron tayong tinapay dahil dito natin ilalagay yung tuna. So, ayan guys, tungayan nyo naman ako at samahan dito sa aking pagluluto. So, itong tuna pie na to guys, ito try ko lang siya kasi first time ko itong gawin. So, kakainin namin ito mamaya kasi today is December 31. So, ilang oras na lang magtatapos na ang 2022. So, sa lahat, Happy New Year kahit hindi mo na naman maganda yung taon natin ngayon. Magpapasalamat pa rin tayo sa kay Lord dahil nakaabot tayo sa isa namang taon, ang 2023. Thank you, Lord. So, ayun. At, syempre, guys, magluluto ako mamaya nito. Pag nabalot ko to, mamaya ako natulutuin, guys, kasi pupunta pa ako ng palengke. Mamamalengke pa ako ng aming pagkain sa buong isang linggo. At, syempre, bibili ako ng prutas. So, and then, gagawa rin ako ng, malasuman, malagkit, gagawa ako kasi nakabili ako ng kapo ng, ng gata. So, kasi yung ginawa ko noon, nagawa ko na to siya guys nung isang araw, kaya lang hindi maganda kasi hindi masyadong magata. So, yung gata na nabili ko. Kasi yung fresh na gata, yung pinipiga ang binili ko. So, hindi pala maganda. Mas maganda talaga pag yung water, ay yung liquid na, yung nabili mo na. Kasi nga, hindi naman ang niyog dito ay hindi katulad sa atin. So, yon. At itong listahan natin ng ating gagawin. So, baka mamaya gagawa din ako ng isa pang kakainin namin. So, yan! Abang-abang, guys! Marami tayong gagawin ngayon. So, tara guys, sabahan nyo na ako dito sa aking gagawin tuna pie. And, by the way pala guys, bibili ako ng mangga kasi ito try ko din yung mango pie gamit itong pan loaf bread. So, ayun, i-search natin muna kung paano ang proseso. Dahil syempre, mabilis lang naman gawin yun, madali na, lang naman gawin tong mga ganito na hindi masyadong matrabaho. So, pero mas maganda sana pag magawa talaga ng dough para sa pambalot ng pie na yun. Pero okay lang guys, i-try ko yung ito, yung loaf bread na to kasi wala tayong flour at wala tayong mga ano-ano dito. So, yun. Tara guys, samahan nyo na ako. Gagawin ko na. Nating gawin, tanggalan natin ng tubig itong ating tuna. Or sabaw. At i-drain. So, yung nabili kong tuna guys, spicy to kasi mas masarap pag may konting anghang.
lang. So, tanggalin natin itong sabaw na rice. Ayan, maanghang siya, guys. Mamaya, pag nilagyan natin to ng mayonnaise, guys, mawawala naman itong anghang niya. So, ilipat lang natin dito siya. Ay, wag na muna. Liyaan ko lang muna dyan. So, ang gagawin natin is maghihiwa tayo na. Hiwa tayo ng sibuyas. So, ngayon, pwede na natin itong ilagay ang ating mayonnaise. Ay, mayonnaise to na dito, guys. Para mamayang gabi, meron tayong kainin. So, maglagay tayo ng pepper. Konti lang, guys, kasi maanghang na ito. Tapos, syempre, itong mayonnaise. Ito na guys, mag-continue na tayo. So, dagdagan ko lang ng konting asin. Siyempre, konting asukal kasi maanghang. Tinikman ko guys, masyadong maanghang pala. Guys, medyo konti lang siya. O, tingnan nyo. Medyo marami yung tuna natin. So, dagdagan ko na lang ng vegetables. Ito ang naisip ko, guys, kasi may natira tayong bell pepper. So, itong ilalagay ko.
Kasi sayang naman po guys dahil may susira na siya. Basan muna natin guys. So ito na yung ating bell paper guys. Inano ko muna guys, medyo nilaga ko konti siya sa mainit na tubig. Siyempre para lumambot dahil siyempre matigas to guys. So ayan, medyo mainit-init pa, kakaano lang sa apoy. So hiwain natin guys. Para hindi naman siya hilaw na hilaw pag kinain mo, kasi ipiprito natin ang ating tuna pie, di ba? So, kaya pag luto na yung ibang kasama niya, siya medyo at least maano lang naman siya sa ano, apoy sa mainit na tubig, para hindi naman gaano kakaibang lasa niya. Yung nauna guys, ayaw ko sana kumain ito. Kaya lang, alam nyo ba, kailangan kong kumain ito para sa mga nararamdaman ko. Nung nasa Baren ako, lagi akong gumagawa ng salad. Mga ganitong salad ang yung ginagawa ko. Kakaumay. Pero ayong kumakain. Sarap na sarap sila guys. Mga vegetable, Mediterranean salad kasi mga gusto nila din. Mga vegetable salads. Hindi katulad sa atin. Macaroni salad, spaghetti, fruit salad, buko salad, pandan salad, di ba? So, iwa-iwain na natin na maliliit pa para hindi naman ganun ka laki pag nilagay natin. Ibalot natin sa tinapay. So, lagay natin to dito. So, ayan na guys. Haluin natin. Guys, mag-ano na tayo ng ating tinapay. Kunin lang natin itong sa gilid. Tapos, i-flatin natin. Ang lakas ng hangin dito sa amin. Tanggalin natin to para hindi matigas pag tinipi natin mamaya. Uy lang, napapatapot ang ano, ang hangin. Saglit lang kunin ko. So, ito na guys, i-ano natin dito.
So, lagyan na natin guys ng kalaman. Lagyan natin ng konting cheese. Medyo basa yung ano natin guys, yung tuna. Ngayon guys, maglalagay na tayo ng breadcrumbs dito sa ating ginawang pie.
So, hinugasan ko lang tong brush ko, guys, dahil, ayan, i-brush na lang natin. Huwag na natin i-dip sa itlog kasi masyadong maraming itlog ang makukonsume niya. So, brush lang, guys, para tipid sa itlog. Ayoko na kasi mag kuha ulit ng itlog. Tinatamad na ako. Ayan na siya. O, diba? Pwede na yan. So, ilagay na natin dito. Mainit na itong ating kawali at mantika. Baliktad rin natin, guys. Thank you.
guys, tapos na tayong magluto ng ating tuna pie. At ito na siya. Charan! So, hindi naman siya masyadong perfect, guys. Kasi siya, first time kong gumawa nito. So, ayan, kita nyo, hindi siya nagdikit-dikit yung mga ano niya dyan. Pero not bad din kasi okay naman ang kinalabasan. Ayan ang ating tuna pie. Pang-thumbnail. So, try natin guys kung masarap nga ba. So, syempre, bago maluto, tinitikman na natin. Okay naman siya guys, kaya lang medyo basa yung ating mayonnaise. Masyadong basa. And then, masyadong maanghang pala. So, next time, hindi na ako gagawa ng tuna na spicy. Kasi maanghang pala siya talaga guys. So, ang nagawa ko guys, 15 pieces sa isang loaf. So, paano guys, hanggang dito na lang ulit yung ating video na to. So, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa aking ginawang tuna pie na masyadong maanghang pala. So, huwag nyo nang gawin, sundin to. Kung gusto nyo maanghang, hindi sundin nyo. Kung ayaw nyo na maanghang, kumuha kayo ng tuna na hindi spicy ang flavor niya. So, yun. Maraming salamat sa panonood. At huwag kalimutang i-subscribe ang ating channel, Ketalon's Vlog. I-hit ang notification bell button para updated kayo sa mga videong i-upload ko dito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye! Happy New Year tomorrow. Fun. 12 hours na lang mag-New Year na. So, iyon. Happy New Year. Sana masagana yung ating pasok ng bagong taon. So, by the way guys, ang sa mga nanood pala ng mga sa aking short video, short clips, maraming salamat dahil yung isa kong video umabot na sa 1.5k viewers. So, thank you so much. Maraming salamat guys. Thank you. Bye!